naglabas ng teaser ang Shopee Philippines patungkol sa bago nitong endorser. Sa isang video, ipinasilip ng Shopee kung sino ang posibleng celebrity o influencer ang kinuha nila para sa giant online platform. At marami ang nag-espekula na ito ay walang iba kung hindi si Tony Gonzaga. Ilang mainstream media ang naglathala na dismayado umano ang mga netizens dahil si Tony G ang kinuha. Magkasunod rin na nag-trend sa Twitter ang salitang yak at Tony. At dahil trending ito, nagpaula ng mga netizens ng hate comments katulad ng Kadiri Shopee, why the enabler? Shucks, biggest downgrade from the Queen Marian Rivera to enabler. Oy, character development naman tayo dyan, Shopee. Uninstall mga person. Arat na, makalipat na sa Lazada sabay-sabay. Ang bag ko for today is uninstalling Shopee. Lazada, it's your time to shine. Switch to Lazada, better customer service. Thanks God, ito na yung sign para magtipid. Tuloy-tuloy akong makakatipid. Ha ha ha. Ngunit sa kabila ng pag-trending at pagkakaisa ng ilang kakampink na i-boycott ang Shopee dahil si Tony Gonzaga ang kinuwang endorser, nag-viral naman ang sinabi ng isang kakampink na quote, "As much as we want to boycott Shopee for having OTG as their endorser, please don't. My mom works at Shopee. They were underpaid na nga and sometimes delayed ang sweldo. Boycotting Shopee won't even harm Shopee itself. It will harm their workers." At dahil sinagot siya ng ilang kakampink na maghanap na lang ng ibang trabaho ang kanyang mama, sumagot ito ng quote, "Ay huwag niyo akong dinadaan-daan sa maghanap ng ibang trabaho. Hindi kami mayaman para magkaroon ng ganong choice sa buhay. Sarguhin ko kayo eh. Upper management in Shopee would say otherwise. Kaya nga upper eh. My mom works in services. Huwag niyo akong iniinis." At dahil inaway ng kapwa nitong kakampink ang netizen na ito, sumagot ito ng quote, "Dami niyong say ha, kayo ba anak ng nanay ko at alam niyo lahat ang nangyayari? Mas marunong pa kayo sa mismong Shopee worker. Hu hu hu. Di joke, kiss nga mga be. Isa lang naman gusto natin eh, magkaroon ng maayos na sweldo lahat ng nasa working class." Nagpatuloy ang bangayan nang may nagsabi na nagpapanggap lamang itong kakampink. Kaya naman sagot nito quote, "Someone literally thought that I was for BBM." Kaya naman nagpakita pa ito ng ebidensya na dumalo siya sa campaign rally ni Lenny. Komento naman ng political blogger na si Tio Moreno quote, "I hope kakampinks realize that their cancel culture has no impact on business owners because these people are millionaires. Even if they are canceled, they can still live and continue with their comfortable life. What they fail to realize is that by canceling a business, they are also removing a source of income from poor employees. These employees are not only BBM Sara supporters, there's a number of kakampink workers too." Sagot din ng ibang pages sa mga kakampink quote, "May pauso na naman silang boycott. Umaasa na nga lang kayo sa free shipping at sale. Regards daw," sabi ng Eng Bitin, Delimundo at Made in Malacanang. "Yung binoycott nyo nung nakaraan na imbis malugi, mas lumaki ang kita." Sa kabila ng pag-trending ni Tony Gonzaga, ipinakita naman ng actress TV host na siya ay masaya sa kanyang ginagawa. Sa kanyang social media account, ipinakita niya na hindi siya apektado dahil sunod-sunod ang kanyang taping at mga endorsements. Kayo mga ka-viral, ano ang masasabi ninyo patungkol sa pag-boycott ng mga kakampink sa Shopee app dahil kinuha nitong endorser si Tony Gonzaga? Huwag kalimutan na mag-iwan ng comment, like at subscribe sa ating channel. Ito ay ang Viral Pinas. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.